other side mga kaibigan is Rudeski sa Scourge or sa Dire side. Salamat nga pala sa panonood mga kaibigan. Nakita nyo naman, umaapoy-apoy. Nag-aapoy-apoy ang background natin dahil nga fire prevention month. Ano masasabi nyo sa napakagandang production? Ano, pwede na ba kaming gumawa ng sariling teleserye dahil sa ganda ng production namin mga doggy? Ayos ba yan? Ayos na ayos yan mga pre. At yun, ang tindi ng overlay natin pang international first ban Nyx Assassin for MI HyperX, samantala Magnus naman talagang somebody call 911 sa init ng laban mga kaibigan. Ayan oh, fire burning on the dance floor mga kaibigan. Kaso lang ang problema dito Calbs, natakpan mo yung team name eh. Wihoo! Tataas pala yung MI HyperX sa baba ang pang G League na galawan. Ayos ba yan? So yun, Bat Rider and Phantom Lancer. So wala na ang kinakatakutang Phantom. Ano yan? Sabi ni ano? Sabi ni Phantom Cancer. Sabi ni Will Time Big Time. So yun, Keeper of the Light first pick. Keeper of the Light. Oh no, exciting to mga kaibigan. Ano kaya to? Keeper of the Light. Nako po. Hindi, yung mic ginagamit din yan sa in-house recording namin. Dalawa kasi yung nire-record namin eh. Unang-una yung stream, tapos yung ano, yung VOD. So, ayos ba yun? Yun. So, tingnan natin. Wala, ban na yung Lancer eh. Pero may Keeper of the Light. Pero hindi natin alam kung paano yan. Medyo matagal. Matagal mag-pick. Anong oras na rin kasi. Alright, pero let's see. Habang matagal pa mag-pick, we'll go to the pros and cons of team, the first team execution. Yun nga, all teammates reunited mga kaibigan. Very well experienced Dota 2 players, especially Kimo, Ewe, and RR. And yun nga, maganda yung chemistry nila kasi lahat sila nare-respeto yung isa't isa. But the problem is, yun nga, si Rara, their new teammate is just recently naglalaro ng Dota 2. Ngayon lang siya naglaro pero kasi pro player siya ng Dota 1 at hindi sila umaamin. On the other hand mga kaibigan, the Mineski pros and cons, superstar lineup, it's time to shine. Hindi ko rin maalala kung bakit, kailan pa nangyari to. Jobin plus Bimbo is the shit. Yun talaga ang bakbakan dito. Gio and Owa na para magaling mag-support, mahusay na galawan. Maganda rin yung pinapakita nila ngayon kasi nga medyo maganda yung galawan nila. At syempre, micro hang mga galaw. Yung pinaka hindi naman kagandahan sa kanila, nag-a-adjust pa sila at palagi silang may overextending sickness. Yun ang problema sa kanila. So, let's go back to the ball game with the picks. Ayan na mga kaibigan, MI sa taas, Execration sa baba. It's Pac, Lifestealer, Keeper of the Light. Samantala, Shadow Demon, Queen of Pain, Darkseer for Execration. So, okay rin to pare, patas na patas to. Hindi natin alam. Alright, so, eto na, back to the ball game tayo mga kaibigan. Keeper of the Light, Lifestealer, Pac, Samantala, Shadow Demon, Queen of Pain, Darkseer. Aha, wala lang po mga kaibigan si Luna. Gyrocopter has been banned by MI. Rubik, Lone Druid, Batrider, Magnus. So, hindi pa natin alam kung ano yung magiging role. Maybe Job and Sanity. Job and Sanity magpapak. Pacheck. Alright, what's up? Okay na yata yung sound eh, no? So, Darkseer, Queen of Pain, Shadow Demon for Execration. 48 years mag-pick ban, pero wala tayong magagawa dyan mga doggy. So, yun.
Lina, mga kaibigan, bang pinipick lagi talaga si Lina ngayon. Taas kasi ng ano eh, damage output niya. So ito. Let's see. Last ban Enigma at si Faceless George, mga kaibigan, ay binanden. MI HyperX, takot sila kay Faceless George. Samantala Enigma, wala rin. 10 seconds remaining. Tingnan natin ano next pick. 5 seconds remaining. Wala pang hitter dito ang Execration. So reserve ano kaya time. Ang gagawin nila dito? Balanar? Night Stalker? Pwede. Alchemist? Pwede rin. Troll? Pwede. Mukhang naipit yata dito Execration kasi nakuha ng ano, MI yung Life Stealer. So kailangan nila lang tatapat sa Life Stealer para mamaya. So yun ang ano, problema. Bounty Hunter. Bounty Hunter. Dire team pick for Execration. May Invoker pa, pero usually hindi na rin pinukuha Invoker eh. Bakit kaya? DK, di rin daw nakikita. Ricky Maru, pwede. Naku po, mga kaibigan. Naalala ko na naman ang isang class S team, ang team Ghost. Ay, may Gondar, may Bounty Hunter na may Lason, at sila ay nalason sa pamamagitan ng sarili nilang Lason. So, malason kaya dito ang Execration, pero hindi naman siguro mag-Orb of Venom. Sino kaya ang Lason Gaming? First game pa lang to, mga kaibigan, ng serye. So, relax lang. Nasa 7 pala si Woods eh. Sa mga naglalag, wala na tayong magagawa dyan. Internet nyo na talaga yun. 10 seconds remaining. So, let's see. Invoker is still open. We still have Naga Siren also. Storm Spirit has arrived! Radiant team pick. Okay din. Uy, Storm Spirit, mga kaibigan. At last but not the least, for Execration. Ten seconds remaining. 5 seconds bakit remaining. Ito. Pasok sa ano? Pasok sa Storm Spirit, sabay ingat-ngat. Ito si Life Stealer. Katin yan. Chen. Pero Chen, mga kaibigan, last pick. Dire team for Execration would be Chen. So, let's see. Never ko pa nakita itong lineup ng ano? MI. Raijin, sabay ano? Life Stealer. Sabay-sabay, bakbakan. Paano kaya ito? So, syempre, ano to? Back side lane. KOTL, ano? KOTL Lina. Baka KOTL, magpo-pull lang yung KOTL sa gilid. Tapos, Life Stealer Lina. Back sa gilid, sa mid. Samantala, Mr. Choker. Queen of Pain. Ayan na. Pasok na si Boom Bim Poker at ito na. Let's go mga kaibigan, Execration. Pakilala ulit natin, Execration RR Shadow Demon. E to the way is the Bounty Hunter. Si Kimo ang Chen, Kimo ni Chen, which is new. Choker, Mr. Choker is Mr. Choker is Queen of Pain. And last but not the least, ang magsosolo sa kanila, si Darkseer, which is Nivek. Alright, on the other side, Minesk Infinity, HyperX, Yanni, getting that Life Stealer. Owa is KOTL. J is the Storm Spirit. Lina
si Gio at .. aka Jovens Vanity is the puck. So let's see kung paano ang diskartehan dito. It's going to be 2-on-2, I think. Dalawa sa dalawa, pero kung yata dito ang ano, magiging lane ng HyperX kung ipupush agad-agad ng execution to. So nag-ward agad dito ang MI HyperX para sa ambush ng Chen kung sakasakali. At yun nga ang mga bakbakan sa mga hindi nakakaintindi at ngayon lang nagdodota 2. Ayan, best of 5 po ang labanan at sa kulay green lamang na po agad ang MI dahil sila ay nanalo sa winner's bracket. Wala po silang talo. E to the way, grabing harasan na nangyari doon kay Mr. Owa. So let's see mga kaibigan, Shadow Demon ni RR sa baba kasama si Ewe. So nag-obs agad sila dito, samantala naman sa kabilang side nag-obs din. So wala yatang katapat dito si Nyx at si RR naman plus Ewe ang papalag dito kay Jovens Swanity aka Pandesal. At grabe ang harasan dito RR, grabe mga haras si RR mga kaibigan. RR doing the damage here at mukhang napa-atras ng sobra dito at nako mukhang mamatay. Wow, what a move, patay mga kaibigan. Grabe ang harasan na nangyari doon courtesy of RR. Grabe ang galing, what a move ang tindi mga kaibigan with the last hit denies. 5 na po si Yanni pero the question is naka first blood si RR, so marami siyang mabibiling item dito at ayun nga ang nangyari, bumili na siya ng observer at sentry para ma-counter siguro yung nangyari. Pero sorry, miss by pack, which is very unlikely of Joben mga kaibigan, nagpapatay mag-isa kumbaga ano eh, nangyari dun, anyari talaga mga kaibigan kumbaga na Joben Swanity mga kaibigan. Swanny, sabi nga ni Big Dog J, nakalimutan ko na pala si na Big Dog, balila nga pala Big Dog J, tagal yung umabot sa class S, I miss you. So yun, ayan mga kaibigan, Mr. Choker lamang laban kay Bimbo by just 1 kill, 8-3 samantalas Bimbo 7-1 at kanya-kanyang tansya dito. May bote na si Mr. Choker with level 1 S Shadow Strike, level 1 Blink, level 1 Scream of Pain. Samantala Bimbo build niya naman ay Overload tsaka Static Rem. So let's see paano ang galawan dito. Owa nakakuha ng DD at mga kaibigan, what a move, pinatay ni Jovens Vanity mga kaibigan si RR. Wew, di natin nakita yun pero yun ang napaka-init na laban. So let's see paano ang galawan nila dito. Ang ganda ng warding dito, warding spot at na-deward na at makaka-high level na agad si Chen dito kasi na-deward na yung ward dito supposedly kanina ng MI. Yanni getting fat here with 19 CS mga kaibigan. So let's see, samantala si Nifek mga kaibigan nagja-jungle na lang siya pero mukhang okay to kasi wala na siyang pag-asa dito sa top eh. So nag-jungle na lang siya dito, subugbugin siya dito sa top. So anong nangyari, dito na lang siya, mas okay naman mag-jungle kaysa sa mamatayan. Yun naman yung filosofiya siguro ng execution dito. So at least kahit papano sulit-sulit na rin kasi hindi ka nga namamatay, nakaka-CS ka pa, sulit yun. Iewe level 4 with boots, item check tayo. Samantala Jovens Vanity mantle triple branch si Kimo pero salamat sa paghihintay. Ito na Choker Queen of Pain mga kaibigan. Yan, let's see creep kills 27 para kay Yanni, siya yung leading dito. I think he's going for Hand of Midas early game. Kaya siguro makuha yan by 6 minute mark. Rise blessed. Kalaban.
Mandala execution. Kimo. Nag-smoke mga Radiant's top tower is under attack. Let's see, sa dadaan dito, papatayin nila si Bimbo dito. At ito, dandaan, naglalakad si RR mga kaibigan. Let's see, umaamoy siya. Radiant's top tower is under attack. Kita siya na tower dito at tumatakbo na. Joker, Queen of Pain at mukhang hinapatay si Bimbo. At mukhang mamatay nga si Bimbo dito. Good play. By execution. Well coordinated gang. Dito nagsimula Radiant's sa baba top tower at under attack. Nangyari tuloy-tuloy dito. What a move. Ang tindi ng gank na yun. So sa Mandala, Bushiani mga kaibigan. Ano na nga to, no? Ayan. Hand of Midas na siya. Para sa Mineski Infinity HyperX sa Mandala. Ito eh, nag-face boots muna siya dito. At may pinatay si hey, mga kaibigan, pinatay niya naman yung Queen of Pain sa mid. So pantay-pantay lang ang bakbakan dito. Geo and Owa para sa top lane. Wala na, hindi na sila sumasama eh, kasi alam mo na wala na, wala na silbi dun eh. Nag-gubat-gubat na lang sila, pero hindi nila alam may Warzone dito. Dito rin, so kakaiba-kakaiba mo dito, may Warzone rin si Joven eh. Yun mga kaibigan. Oh! Track, pero nakatakas si Joven's Vanity. 42 laban sa 30 mga kaibigan. A very very big difference in terms of farming. At nako, grabe mag-farm dito si Bushiani mga kaibigan. Let's see yung gold niya, oh. XP per minute niya, current gold. Grabe, may gold per minute pa dito. Tingnan natin network, tingnan natin network. 3,000 mga kaibigan. Grabe, sobrang yaman. At ngayon, envy ngayon si Bimbo. Pero may sentry at nakita nila mga kaibigan. Wala mo, pero hindi, ginawa rin nila si RR. Sumama, ayun ang matinding combo. Pero Queen of Pain, Mr. Joker ay pinatay. Si Doha yata itong si Mr. Joker. At HyperX Bimbo. Oh, nice stun, counter go. What a move by execration. Very fancy attack. Hindi nila nakita ito, hindi nila napansin na may sentry. Ang ganda ng setup ng execration doon. Offensive sentry mga kaibigan. Alam nila na si Bimbo talaga malikot. At ayun nga. Pero ito, pak! Inahabol si Kimu dito. Papatay niya kaya? Hindi, medyo hindi pa level 6 yung pak dito eh. Wow! Coordinated ganks everywhere by execration and MI. But na nag-fail ang mga gank ng Mineski dito dahil sa mga unexpected orbs and especially sentry dito. Wow, what a move by execration. Bimbo mga kaibigan, nahihirapan. Pero si Yani ay tuloy-tuloy ang pagpa-farm niya dito. At nakakalimutan na yata siya dito. Pero hindi, nilinyahan na siya ni ano dito, ni Darkseer. Kasi hindi naman na siya kailangan sa gubat. Kasi level 5 na siya. At least makaka-support, makapalag na siya. At to the mere fact also na wala naman na yung supports dito ng MI. So yun, sa mid mga kaibigan, sinugot si Mr. Joker. At yun, oh, grabe, grabing patago. Pero pinamaan Bimbo, wala naman na si Bimbo dito. He might be in trouble. Coil ni Joven Sanity, pero nakatakas dito ang back. Slave, muntikan na. Pero hindi, he's going to be alive. What a move by Queen of Pain, Mr. Joker mga kaibigan, si Doha. At pinatay niya pa si Joven. What a move. Ang tindi Queen of Pain nagdadala dito sa labang ito. Let's see. Kill death mga kaibigan. 2-2 para kay Bimbo. 2-3 para kay RR. 2-0 para kay Ewe. Maganda pinapakita dito ng execution. Mineski losing the battle in terms of kills. Pero the biggest question is the next na naka-hand of Midas at may 1-5 in 9 minutes. Grabe, ang yaman. Mr. Choker, hindi natin alam kung sino tong si Mr. Choker. It's either si Rara o si Doha. Sino ba talaga to? Si Doha? Sure ka? So let's see. HyperX Joven nahihirapan sa baba mga kaibigan dahil nga merong Gondar at Shadow Demon doon. Automatic na yan, Maticals. At ang item ni Eat the Way ay naka-drum. Drum-drum din, tambol-tambol. At ito yung mga kaibigan, Yani.
Still, grabe ang farm ni Yanni dito. Ang yaman. Bimbo, 43 CS laban sa Queen of Pain na 33. So, kahit papano, surprisingly, lumamang pa si Bimbo dito sa Queen of Pain. Ayun, naaras niya. Queen of Pain, napapa-atras. Dahil sobrang aggressive, yun yung nagiging problema ng MI. Masyadong aggressive mismo to si Bimbo. Minsan, baliw to si Bimbo. Baliw sa gera. At naiiwan dahil nga baliw sa gera si Bimbo. Eh, talagang mahirap. Bubugbugi siya ng bubugbugi dito. Kevin, on the other hand, is soldering. May tranquil siya at gagawa siya siguro ng mecha. The way I see it, mecha or pipe. RR, wala pa ganong item. Pero, ewe. Drum of Endurance, and I think they're going to push in the bottom lane. Walang magagawa dito si Jobet Swanity at nganganga na lang siya at kakain ng pandesal. Pero I do think na magde-def dito Mineski dahil umabati na si Owa at si Bimbo dito, naka-standby na sila. May nag-TP, sino kaya nag-TP? Oh! Pumasok si Ewe mga kaibigan. Bushiani on the attack. Nako, hinanak dito si Kimo. Tinago, nice tago, pero oh, grabe! What a move by Mineski. Ang bilis ng responde. Queen of Pain, wala pa rin dito. At naubos dito ang execration. Oy, muntik na. Pero patay na naman, Pak. Pinatay ni Joven Swanity. Bushiani, of all the people here, ay sumama sa rambulan. At eto, tumatakbo ang MI dito. Wave, pero wala ganon tinamaan. SD, delikado dito. Ewe, nasa likod na Lina Moon. Lina. Lina Moonbang. Nako, delikado dito. Ito the way. Gulong yan ato mga kaibigan. Mr. Choker in the house, yo. At, asa na si... Ayun, inabol siya mga kaibigan. Mr. Choker, Queen of Pain. Ay, binubulas Ewe ng gugulo. Oh, what a move by Ewe and Mr. Choker. Lamang ang execration dito. Ang ganda ng pasok ni Mr. Choker. Dulong-dulo. Dulo siya pumasok eh. What a move. At kita nyo naman mga kaibigan, pero ang maganda naman sa Mineski, hindi naman namatay si ano doon, si Nikes. Wew. Ang problema dito sa execration, lumalamang sila sa kills. Ang ganda na pinapakita ang rotation ng heroes ng execration. Kumbaga, nung namatay si Kimo, ay biglang pumasok ang police, si Mr. Choker, at pinag-uubos ang MI HyperX. So in turn, lumumang sila sa ano, sa kill. Pero ang gold drop mga kaibigan is only 1,000 difference, mainly because dito kay Mr. Bushiani na hindi lumalayo ang kanyang farm. Kumbaga siya yung lumalamang na lumalamang na lumalamang. Mr. Choker inahabol dito si Owa ang tindi. Still, nakakapagtaka lang mga kaibigan ng MSI, hindi pa rin sila nakakapag-push kahit na meron silang chain. So, talagang binabantayan rin ng ano eh, ng Mineski yung execution, especially si Kimo na naka-chain. Bushiani mga kaibigan, Hand of Midas, Iron Helm, at going to ano na siya. Naku po mga kaibigan, ang ganda ng pinapakita ni Kimo dito. Pinatay nila si Pak together with Ewe, and I think magpupush naman na sila dito sa mid. Dito na yata sila dederecho dyan sa mid, pero tingnan natin kung anong mangyayari. Owa, so far hindi natin siya nakikita kasi hindi ganun kaganda ang performance niya dito. Oh, ang ganda naman ang pasukan mga kuya mo Jay and Gio combo mga kaibigan. Patay agad yung Queen of Pain. Yun, hindi sila makapush dahil sa ganong bakbakan mga kaibigan. Hatak kuryente mga kaibigan. Meralco Gaming, Blue Lightning tsaka Red Lightning pag pinagsama Makate. Samantala, ito pa rin nagiging problema ng execution dito. Eh, paano nga naman papatayin itong Nikes? Lamang kami sa kill, pero hindi lang natin papatayin itong Nikes. Pero ito, magawa na ng paraan dito si ano, si Vekimon. Let's see the gold graph. 2,000 lumalamang na dito ang execration with 2,000 gold dahil nga dito sa tower downs na nangyari sa mga kills ni Mr. Choker. Grabe, ang problema talaga ng execration ito. Ang yaman na nito mga kaibigan, unti-unting yung mayaman at hindi nila mapush. At nakapatay na naman si Owa, tinamaan ng saltek mga kaibigan ng Baduken.
At ito mga kaibigan, si Kimo, napitas mga kaibigan. Oh, pero hindi namatay. Pero oh, a double kill. Badukin, tinamaan ng ligaw na Badukin. Pero ang problema dito, Job and Sanity is down mga kaibigan. Patay na patay siya. Pero ang problema si Ewe, sayang. Dapat hindi na siguro lumaban si Ewe dun. Pero wala, napalaban eh. Jay, mga kaibigan, inahabol dito ni Mr. Choker ng wave. Oy! Patay, magandang galawan dito. Samantala, Pusiani nabangan dito. SDRR, mga kaibigan, ang kate, mga kaibigan. Pero huwag kayong magalala, I got this, sabi ng mga creeps ni Kimo. At ako, nagulong pa yata dito, Pusiani, nagtago. At nakakatakbo pa siya dito. At ako, kailangan na magpack ng execration dito. Dahil delikado sila, ayan na, si Joven. Follow up. Oh no, wala na kakapatayin dito. Mr. Choker humahabol. Nako, na-stun. Oh no, this might be it. Oh, nice move by Mr. Choker. Naka-blink out pero muntik ka na doon. Grabe. Wew. Ang lupit ng mga bakbakan mga kaibigan. Kanyang out na sila doon. Nakita nila si Joven, hindi na sila nag-overextend kasi alam nila na makukwil sila doon eh. Ano nakapagtaka si Yanni, no? Bigla-bigla rin nagtitipi. Hindi siya yung ano eh, typical na farmer na nandito lang buong araw eh. Nagtitipi siya eh, kaya nakakagulo rin sa ano yun eh. Nakakagulo rin yun sa execration. Dapat, ano, supposedly siguro dapat, ano eh, no? Pakala na execration, di talaga tutulong to si, ano, si Yanni. Pero, grabe eh, pag mga important clash, nandun siya. Execration with Mecha para kay Kevin. Si Kimo wards lang. Si ano to, BKB pa tong si ano, si Ewe. Item check tayo. Nagsmoke Geo, Boots, Sentry, at kung ano-ano pa. Pack, walang pera yung pack dito, bote lang. Owa Mecha, going Mecha. Si Jay dito, I think is going BKB. At sa mga kaibigan, ito naman sa baba. Ito mga kaibigan, Mr. Choker ay nakatakas. Ang ganda ng takas nila doon. Hindi nila nahuli. Mainit. Mga kaibigan, this is GFB Jilt 1 Finals Game 1. Wala pa pong nanalo pero Mineski has a 1 game advantage dahil sila ay nasa winner bracket finals. What's up, Mikey? At ito na mga kaibigan, execution still holding the line mga kaibigan. Di sila nakakapag-push. Pero ito, mukha-mukha matay dito si Yanni mga kaibigan. Oh, oh no. Ang ganda ng execution ng execution. The mere fact na napatay nila yun speaks well of how high papanong bitawan ng skill nila doon. Pero talagang yan ang ano eh, kaganda ng execution eh. Perfect gank. At magpupush na siguro sila dito kasi patay yung ano, yung Nikes. Pero let's see. Execration Ewe. Tatago. Sa mga naglalag, wala na tayong magagawa dyan. Busy nyo na yan mga kaibigan. At ito. Ayun mga kaibigan, Kimo. Naglagay ng obs dito. Advanced obs pero may sentry ang Mineski doon. So that's going to be a failure sa obs ni Kimo. Ang ganda naman ng sentry ng Mineski doon. Parang ano ah, nasahe ko yung ano, execution. At ito, Badukin sa mukha. Boom! Walang tinamaan mga kaibigan. Nung hindi mga creeps. Ewe, samantala, inahabol si Jay. Bang hindi makapatay ito si Jay. Eto na, Pusiani. Pinapatay mga creeps ni Chen. Nako, nahuli si Kimo dito. Pero hindi yata amin si Kimo. Oh no! Bad call! Mga kaibigan, iniwan siya ng mga kampi niya. I don't know why. At nag-back na lang bigla, execration, naipit si Kimo dito. Supposedly, mga kaibigan, dito dumaan ang buong execration team. Si Kimo dito dumaan at ayun, tinamaan ng kadiliman. Nabangkay na Juan de la Cruz, pero killing spree naman dito. Si Becky, mga kaibigan, pinatay niya si Bimbo at napakagandang laban. 18-11, let's see sa gold grab kung sino na lumalamang. Uy, bumabawi ang MI dito. Surprisingly, kahit na lamang sa kills, aray! Sa tore ang execration. Pero ito, this is going to be a tower down for execration. No contest na siguro to. Bibigay nila, walang patay si Bimbo. So,
Ayan na. Dire's middle tower is under attack. Ayan. Kuha ni Ewe. So Ewe is either Dez or BKB, but siguro BKB muna. Tingnan natin. Lina, mga kaibigan, si Gio wala pa ganong gamit. Surprisingly, ang may item lang sa Mineski ay si Yanni with 128 CS. My god, sobrang daming farm. Pero ito, Gio, mukhang mamatay dito. Nice move by Ito Kawe. Crossover stun. At yan ang nagiging problema ng Mineski, yung mga solo kill galing sa Bounty Hunter taking a toll on them. At nakakabawi sa farm si Mr. Choker dahil dun, which meron na siyang point booster. At hindi ko alam kung anong bibili niya. On the other side, mga kaibigan, Yanni is still, mga kaibigan, sulit na sulit ang kanyang pag nom nom. RR, the warding the orbs of MI, making sure attack na hindi sila mapipitas kung nangyari kanina. Which ang problema nila dito, wala nang first towers ang Mineski sa bottom at mid. So talagang aabantihan nila itong sa top. Radiant's bottom maganda, pinapakita dito ng execration. But hindi ni ganun kalaki ang difference ng gold. Kung bumababa nga eh, oh, naging 1-5, kanina 2K yan eh. Kasi ang problema nila, hindi nila mapatay ito si Pusiani. Grabe, sobrang yaman ni Pusiani, mga kaibigan. May mid-drill hammer na siya. Samantala, Ewe. Oy, Deso, I like this. Hindi ito malalason, ang kate nito. Pag nakakita ito ng, ano, ng tumutora, tapos agad ito. Kakaliskisan kayo ng aking Bounty Hunter, sabi ni Ewe. Ayan. At ito, ito, pumaporma-porma dito. Pusiani, mga kaibigan, ay mataligod technique. Execration, mga kaibigan, on the attack. Mr. Joker, dinitira ni Joe Torre, wala siyang pake. At I think Emma is not going to defend here. What's the plan? Naku, bibigay na natin nila ito. Napaka basic. Basic na bitawan. Samantala sa mid, sa mid naman sila, nag-counter go sila. So trade tower sila dito. At mid, makukuha naman ng Mineski. At good trade na rin para si both team siguro, kasi alam nila. Oh! Meron na sa likod dun si Ewe, mga kaibigan. Nadali ng sentry si Ewe, mga kaibigan. Nilago na sa likod, pero BKB ni Bimbo. At ako, hindi tinamaan ng wave at Bimbo, pero wala naman ang gano'n si Bimbo dito. Umahampas, sinahabol si Mr. Choker. Mr. Choker, tinitira ang ibon, mga kaibigan. Ibon na lang, ibon naman may layang lumipad. Oh no, J! Oh, J plus! Grabe job, Insanity Double J. Oh no. At bigla-bigla nanalo pa sa klas yung Mineski doon. What a move. Unexpectedly, hindi tinamaan ng wave yung ano, si Bimbo. Dinage ball niya, mga kaibigan. May blocking bar siya. Wew. Wew na wew, mga kaibigan. What a move. At ang problema pa doon, yung Queen of Pain, tinira pa yung manok. Radiant's bottom tower. Manok pa yung tinitira, mga kaibigan, dito. Kung meron kayong instant replay, dinira niya pa dalawang beses yung manok dito. Hindi na lang siya nag-back. Grabe. Ang gulo. Ang gulo ng nangyari. At ang nangyari pa doon, eh, na-psychopath sila ni Bimbo at ano, Joven. Double ano eh, double combo, superstar lineup. At nako, mukhang makakapitas pa ng Aegis dito. At makuha pa ni Bimbo to, nako po. Sudden turn of event, breaks up the game, mga kaibigan. I mean, dapat siguro eh, ewan ko, ano nangyari doon? Unang-una, nahuli nila yung ano, nahuli nila si Ito the Way dito. Naging kampante yata si Ewe kasi nagkaroon siya ng sentry. At ang pangalawang mistake nila, nag-wave yung queen dito, mga kaibigan. Pag-wave niya, hindi naman tinamaan si Bimbo, nga dahil naka-BKB na. At ayun nga nangyari, a series of game breaks, mga kaibigan. At bigla-bigla nagulong na Mineski. Pero let's see sa gold grab. Uy! Nakabawi yung EMA yun. Lumamang na sila ng 1K. XP grab nga natin. Ganun din. So bali, ibang klaseng comeback ang nangyari dito. At ang problema nila, si Kimo, may tanning to. Ang tindi. So medyo nagkamali ang execution doon. Unang-unang mali nila eh, naging kampante yung Gondar nila na walang sentry doon. Tinamaan sila ng Saltec. Sakto-sakto may sentry doon sa gitna. Well, di ba naman tapos to, mga kaibigan. But still,
Let's see pa paano magre-react dito kay si Creation. Mukhang napa-atras na sila dito eh. Kanina, dire-diretso opensa sila eh. Ngayon, mukhang minamalas na. Pero ngayon, nakatrack si Bimbo. Pero meron naman siyang haste. Meron ba siyang haste? Wala, wala. Kanina yun. So let's see kung paano magkakapitalize ang MI dito. Meron na silang AG, so pwedeng mag-dive dito. At nako, naka-dagger na agad si B, ano, Joe Bensanity. Nakabawi dito ang MI. MI pushing the attack, 161 creep kills para, wow, naka-deso na agad. At si Yanni, mga kaibigan, is doing his job as a farmer. Ayun, mga kaibigan, wave, ayun, tinamaan, dalawa, sulit dito. Pero Bimbo, si Mr. Joker Lina, mga kaibigan, pinatay ni Ewe. Ang ganda ng focus dito. Pero sa likod, mga kaibigan, Busiani at si Bimbo, mga kaibigan, mukhang mauubos agad yung ages niya. Oh no. Oh no, ang kate, ang kate, mga kaibigan. Ni Busiani, hindi nila napansin. Nako, delegado si Mr. Choker. Choker, delegado, hinahag. Meral ko gaming. Bimbo. Bimbo hotdog, mga kaibigan. Pero nagbayot si Ewe. Ewe, on the attack. Optak po, kalilingon. Woo, grabe naman tumbling yun. Ben tumbling technique ang nangyari. At wew, natalo ang MI doon. Nagkamali sila na pinasok ang liga. Bakit duelon? Kasi ang nangyari, umabante dito, umabante ng sobra-sobra, mga kaibigan, dito si ano, si Jay. Ang nangyari, etong si Mr. Choker mautak, pinatay ang mga tropang MI dito. Yun talaga. At yun nga, dahil nag-buyout rin si Ewe, eh nagulong ang mga pangyayari. Kasi nalugi MI doon eh. Isang ages ni ano, ni Bimbo. Asim. Ang nangyari, mga kaibigan, hindi naman dapat mag-overextend dito yung ages user. Nag-overextend siya dito, pinatay ang mga kampe. Ang mautak rin kasi execration. Sabi nyo, uy, si Bimbo nasa harap. O sige, dito tayo, patayin natin yung mga support. Ayan, pinagpapatay dito si Gio at si ano, si Owa. So nalugi nga sila doon. Tapos pagkatapos nun, eh nandito na, nasa gitna na dito yung MI. Dito sila sa gitna, naipit sila sa gulo. Ayos ba yung analysis ko, pre? Ayos na ayos yan. So, to those who can't understand what I'm saying, I'm sorry to tell you, we have to cater to our Filipino audience first. So, I'm sorry, but I can speak English well. And I can be the most explosive caster also, but relax. Okay, so back to the ball game tayo, mga kaibigan. Still a very close match. Jay, mga kaibigan, inahatak si Kimo. Oh, tinamaan ng badukin. Nag-Ghost Scepter, mga kaibigan. At tako. Tako. Oh, nice tako, mga kaibigan. Nakakakilig. Pero type at sa Academy. Nako, hindi na naman tumama yung wave kay Bimbo. Nice BKB. Oh no, who Dota 2? Oh no, delegado dito si RR. Pero hindi na pinansin si RR kasi nakita nila si Ewe. At gulong maalat, mga kaibigan. Oh no. Napakagulong, nagsimula kay Kimo, natapos pa, namatay pa ang Queen of Pain. Nako, alam mo, napakagrabe. Hindi mo rin kasi alam kailan mag-BKB si Bimbo. Yun yung nakakapanas dun. At dalawang beses na, dalawang beses na wave na walang damage. Dahil, mga kaibigan, dahil sa Captain Fasan si Atato si Bimbo. Ang tindi. At mga kaibigan, eto na, Busiani. At eto, on the attack, Ewe. Oy! Makikichi po, oy, delikado dito, oy, hindi, nag-back. Surprisingly, lumalamang pa rin sa gold ang MI dito, pero sa XP, hindi halos. 46,000 para sa Dire, 43 naman para sa Rajad. I don't know why, but the biggest factor is siguro, mga kaibigan, if you would look the CS, it's 174. Wow, grabe. Sobrang yaman, mga kaibigan, ni Busiani. Gold per minute lang, 600 gold per minute. Gravity. Hero level 18. At yan nga. Network. Tingnan natin ang network. 13,000 para sa Nikes. Grabe. Breaks of the game na naman, mga kaibigan. Medyo nahihirapan kasi execution eh. Kasi ang taas ng ano eh, initiation technique or an initiation power na Mineski because of Jay. At ang problema, hindi nila mahuli si Jay eh. Kailangan nila ng Hex. Pagka may Hex sila, pwede na silang makipagbakbakan to the max. Pero ang problema, dahil nga medyo wala pa silang Hex or
pan-disable sa Raijin, mga kaibigan, sa Storm Spirit. E nga sila pagka pumasok to si ano, si Bimbo at nag-BKB sa face. Eh wala naman silang ano, wala naman silang hard carry bukod kay Gondir. Si Bounty Hunter naman medyo kinulang rin sa ano to, sa vitamina, kasi wala pa siyang BKB. Yun ang problema dito. Kapag ka nakita si Bounty Hunter, eh nga rin to, Taipats Academy rin to pag ano, nahatak. So kahit sinong mahatak ng Mineski, eh Taipats Academy, kasi wala pa silang BKB. Eto, magbi-BKB na to si ano, ayan, meet mga kaibigan. BKB si Bimbo. Oh no, this might be the biggest factor. Mamaya, ayan, magpupush yan eh mga kaibigan. Muntakot si Bimbo. Si Bimbo natakot sa sarili niya. Mr. Choker dito ay sinasayko ni Bimbo. At siya ay nasayko. Baduken hits no one but creeps. Pero ito, pak. Nako, inaabol siya dito. Lina, inaabol. Nako, delikado dito. Ang, oh, nako, nailaga at nakuha yung gem. This might be the turn of events. Wow, tipi sa face. Pero, mission accomplished. Sabi nga ni Ewe, I got the gem, Bobby D. At magandang tap to the back ang gagawin ni Kimo. Nice move, Ewe. You got it. Mission accomplished, mga kaibigan. Radiant's middle tower is under attack. Tingnan natin. Well, Ewe has the Black King Bar recipe, so safe to assume, mga kaibigan, ay mamaya eh ano, magbi-BKB na rin siya para hindi sila mapasukan ng ginagawa ni Bimbo. At feel ko lawang na sa gold. Ba't ganun? Lawang pa rin sa gold ang ano, MI, kahit na ano, kahit na merong ilang difference na kills, 7 kills difference ang execration. Dahil siguro dun sa ano, kay Busciani talaga. Si Busciani ang peste. Ang halimaw sa banga, ay no. Mag-ano pa siya. Ano kaya bibili nito? Nag-armor. Magkikira siya, mga kaibigan. At eto na. Well, napakainit ang game 1 natin. Game 1 pa lang to. Ano kaya next item ni Queen? Pagka-BKB niya. Uy, eto na, BKB na si Queen. Papalag na to si Mr. Choker. So, both teams dito, meron namang kakayahang mag-clash. The question is, sino yung unang matatastas? Kailangan makabanat dito ni Mr. ano? Mr. Ewe, at kailangan rin makabanat dito. Siyempre, ng ano naman? Ng Nikes, si Mr. Yanni. 209 CS, mga kaibigan, kay Busciani. Second is 154, at least one third yung nilamang. Ito, nag-smoke na. Smoke weed everyday. Mga kaibigan, Lina, nasa harap para makapitas ng prutas. Ito na, maabante dito si Mr. J. At ito na! Rock na ito! Hop! Oy! Nice silence, mga kaibigan! Triple coil, mga kaibigan! Queen of Pain! Nako, na-focus! Wara mo! Bob Chopin! And Bimbo! Oh my God! Sakit ang ulo, mga kaibigan! Nag-tipi nalang si Kimo. Wala na siya nagawa at kumanga. At nagtimpla ng kape dito ang execration. Oh my goodness! Triple coil, triple stun, triple silence, triple lahat, mga kaibigan. What a move by Joven and Bimbo. Grabe. Kung walang BKB doon, yung Queen of Pain, eh talagang Taipats Assassin yun. Taipats Academy. Pero grabe, bakbakan na ito. Ay nako, ang gulo, mga kaibigan. Pero hindi at least si Kimo, hindi kasi pinansin si Kimo eh, kasi alam niya wala na siyang ganun damage na ibabato eh. Tama rin yung FF ng ano doon, ng Mineski. Pinatay nila si ano, si Ewe. Yun yung masakit doon. At nako, nakuha pa nila Aegis. Ang tindi. Okay lang naman mamatay yung support ng Mineski, kasi support lang yan eh. Pero kasi nangyari sa trade na nangyari, nagkaroon sila ng ano, trade na matay yung ano, SD, Darkseer, tsaka Bounty Hunter sa bakbakang, grabe, World War 3. Ang tindi, sir. Eto na, mga kaibigan, XP, lamang na ng 5,000 dito. Samantala, 5,000 din ang gold difference dito. Mineski on the attack. Meron silang Aegis, pwede silang makasim dito. Tingnan natin kung anong nangyari. Nasaan si Busciani? Nakapasok na ba siya?
gagawin na nila yung ultra combo. Pero ito, mabati si Ewe dito. Nako, delikado si Ewe dito. Nag-BKB at nako, pipitasin niya si Lina at naiwan dito. At nice move by Mr. Choker. Nagkagulo dito, MI, nako. Patay naman ang execution. At lalugi dito ang execution, mga kaibigan. Oh no, it's a trap, mga kaibigan. It's a bait. Bakit nag-BKB si Ewe doon, mga kaibigan? Nabaliw. Instant replay. Nag-BKB, lakad siya, mga kaibigan, para hampasin yung Lina. Oh no, nabaliw na si Ewe, ang prinsipe ng Dubai, mga kaibigan. Nabaliw si Ewe, ilang masasabi ko, BKB, lakad sa gitna. Nga nga, mga kaibigan, hindi mo paliwanag ng siyensya. Oh, eto na, Mineski, on the attack again. Alam nila, may AG sila. At, I don't know who you are, where you're from, but as long as you love me, pero problema. I don't know what happened, mga kaibigan. Lakad dito, yun ang ultimate lesson. Lakad sa lima, mga kaibigan. BKB, lakad sa lima. At hahampasin mo. Ang ganda rin ang reaction time ng Mineski. Hindi nila pinansin. Hindi nila pinansin dito eh. Hindi nila pinansin si Ewe eh. Ay nako. But kalungkutan. Ito na si Ewe. Gil na gigil na. Kanina pa kayo ah. Pinahiya nyo ko! Yeah! Oh, nice move. Ganyan dapat siguro ang ginawa ni Ewe. TV sa face. Ay nako. Maganda ang pinakita ni Ewe dito. Narinig niya siguro na parang, uy, si Lon, parang pinokus ako ah. Talagang ano. Medyo, alam mo, mga prinsipe talaga, kakaiba mag-isip eh. Pero at least yun, nabawi niya ang kanyang karangalan. Pinatay niya ang favorite ulam niya, mga kaibigan. Paborito niya kanina eh, ulam. Si Lina, wala kasi siyang mahagip na iba eh. Pag nilapitan niya si Owa, iba blinding light lang siya. Lugi yung ano niya, yung hampas niya. So, yun nga. Ito na, bumabawi na naman ang execution dito. Let's see the graphs. 7,500 gold difference. Kasi medyo ang problema kasi dito, si Kimo ay nawawala na ng silbi. At ito, uy, ultimate or void stone na yung Queen of Pain. So magkaka-hex na siya. Pero wow, naka-hex na rin Sight of Vice, mga kaibigan. Si Pak. So galawang hudas na to. Unahan sa pasukan ang mangyayari dito. Well, hindi naman na agad-agad siguro mamamatay si Ewe dito kasi meron siyang BKB as well as yung Queen. Hop! Mga kaibigan, Mr. Choker, nako! Bombardier! Ang bomba atomika ng Hiroshima, mga kaibigan, ang double combo. Ngat-ngat! Tumbling sabay ngat-ngat, mga kaibigan, ng imba combo ay lumabas ang atomic bomb ng Hiroshima, mga kaibigan. Tumbling sabay ngat-ngat, mga kaibigan, ilista muna sa fountain. Ila masasabi ko, oh! Eh, ako si Ewe! Nabaliw ang prinsipe! Nabaliw ang prinsipe! Na-hex sa mukha! Nga na naman siya, mga kaibigan, oh no! At ito, execration na ko, Lugit extend! At nag-GG call na si Kimo! Oh my goodness! Oh no! Na Hiroshima Gaming! Wow! Oh no! GG.com, mga kaibigan! At panalo ang Mineski! They need just one more win! Grabe. Wow, grabe. Ang bilis na mga pangyayari. Ibalik natin. Nandito ang napakainit. Ibalik natin pare. Yan, sige. Yan. Napapaliwanag ko lang kung paano nangyari ang bomba atomika. At dito si Bimbo, mga kaibigan. Nakita niya si ano eh. Si Queen of Pain. Tumambling siya dito. Pag tumbling niya dito, hindi, meron pala siyang kasamang ano. Next. Yun, bomba atomika, ngat-ngat. Rumisponde naman ang prinsipe ng Dubai, mga kaibigan. Rumisponde siya dito. Dire-diretso na naman siya. Naron Henley siya, mga kaibigan. Dahil si Joven Swanity ay handa na sa kanyang kaasiman. Dahil meron siyang hex. At ayun, naging manok siya dito. Naging tupa at pinaslang ang prinsipe na naging tupa. Ikwento mo, mas masama pa sa Frog Prince, mga kaibigan, ang nangyari dahil namatay siyang tupa. Ang prinsipe ng Dubai, naging tupa. At tapos ang proxying. Grabe. So, whew! Anong masasabi nyo, mga kaibigan? Bomba atomika.
Yung pala yung ano eh. Kaya wala nakita ang ginawa nila yun eh, no? Na nagsabay. Hindi naman nila ginagawa yun eh. Solidong ano eh, solidong magbakan. At ako, nagkagulo na. Baka ultimate pandesal yan. Nala, yun. Ay, nako. Matindi. 2,000 plus viewers. Get ready for game 2. Wow. Ano, pabati portion muna tayo dito. Ay, nako. Nabomba atomika. Sabay si Prague Prince, mga kaibigan.